Hello everyone! Welcome to my channel. This is your ICT Tech Guru. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Now, dito po sa aking channel, marami pa po kayong mga videos na pwedeng panoorin at paniguradong maraming kayong matututunan sa mga videos na yan. For this video, ito yung part 4 ng video tutorial natin patungkol dun sa My Viewboard. So yung My Viewboard, kung hindi nyo pa napapanood yung previous videos ko, pwede natin gamitin to for our online teaching. So pwede tayong maglagay ng mga PowerPoint presentation, pwede tayong maglagay ng mga interactive content. So basically, kung gusto mong magkaroon ng interactive discussion online for your online class, best na gamitin natin itong My Viewboard. So ngayon, kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous tutorial ko, so may part 1, part 2, and part 3. So panoorin nyo muna yon. And then, itong part 4, mag-focus tayo sa paglalagay ng mga interactive features ng My Viewboard. So punta na tayo dun sa tutorial. Okay, first thing na gagawin natin is kailangan i-open natin yung My Viewboard natin. Or kung may naka-ready na kayo na presentation, so yan, buksan nyo na lang siya. Now, doon sa may previous video ko, meron tayong mga tutorial kung paano i-install to. And then, yung features na meron dito sa My Viewboard. So, for this video nga, ang focus lang natin is kung paglalagay ng mga interactive content or interactive features gamit yung My Viewboard. So, dito sa may panel natin, hanapin nyo lang dyan yung magic box. So, click nyo lang yan. And then, na-explore na rin natin yan, no, in the previous video, yung other features na makikita nyo dito sa Magic Box. So, for today, mag-focus lang tayo dun sa may poll, sa may last icon dito sa may taas. So, click nyo lang yan. And then, meron ditong dialog box. So, ito yung mga type ng poll or interactive content na pwede nyo ilagay. So, meron ditong multiple choice. Meron dyan true or false, rating, pre-format, voting, tapos random draw. Now, hindi ko na siya, papakita ko lang sa inyo yung sum, no? Hindi ko na talaga lalahatin kasi nga baka hindi tayo matapos agad dito. So, papakita ko lang yung sum, tapos bahala na kayong mag-explore later. At least na-introduce ko na sa inyo na may mga ganitong features si My Viewboard. Now, let's say for example, you want to add interactive content. Gusto ko multiple choice. So, ang gagawin ko lang is, i-click ko lang yung multiple choice. Tapos, dito, maglalagay ka ng question. So, let's say for example, what is the keyboard shortcut for, let's say, okay, then question. Now, that's the question. Now, dito, pwede kang maglagay ng further instructions dun sa may question mo kung meron kang special instruction. Pero since wala naman ako, hindi ko na siya lalagyan. Optional lang naman yan. And then below, pwede tayo maglagay ng mga option. Pwede nating edit yung mga option natin. So, by default, meron ditong 4 options. Okay, but you may opt to add more options kung gusto mo. Now, let's say for example, edit natin yung option. Say control plus C, and then let's say yung option po ko is control, madali lang naman siya, edit mo lang yung text dun sa may checkbox, control plus B, tapos control plus let's say A, so plus A, and then this one, let's say for example control plus let's say F. Okay. Now, if you want to delete an option, so pwede mo namang i-click yung icon dito sa may right. So, madali lang naman sundan actually itong user-friendly siya, in short, yung ating My Viewboard. So, without yung further instructions, so mas madali lang naman siya. Madali lang naman siya explore. So, kung gusto mong i-delete, click mo lang yung delete icon na yan. So, wala na yung fourth options. And if you want to add an option, so click mo lang itong add option dito below. Click mo lang yan. And then, lalabas na yung fourth option natin. Control. So, ganun lang siya. Now, dito, importante yan yung countdown time. So, ito yung parang magiging timer ng ating My Viewboard, ng ating whiteboard.
So, ilang oras, gano'ng katagal i-review ng mga students yung question nito. So, meron tayong minute, tapos second. So, pili lang kayo. Let's say, for example, for 2 minutes or let's say, gusto mo 30 seconds lang. Pwede naman. 0-0, tapos minimum of 30 seconds siya. Okay? And then, once you're done, so, click mo lang yung check dito. And then, there. So, ayan na siya. Okay? Next is, if you want to edit naman, so click mo lang itong pencil icon dito. So, let's say, check natin this one. Kasi ito yung correct answer. Ayan, since hindi natin nalagay kanina nga yung correct answer. So, then click nyo lang that or yung check button. Then, yeah. So, ayan na siya. So, nakikita nyo yung timer. Ito yung option. So, ganyan lang siya. So, that's it. And then, may question ID yan. Okay, so yeah. So, pwede mo namang i-duplicate yung question. Let's say, for example, same type lang yung gagamitin mo sa next question. So, pwede mo siyang i-duplicate. Tapos, this one, pwede mo naman siyang i-duplicate. So, ganun lang naman siya kasimple. Tapos, let's go back here. Ayan. Kung gusto mo naman mag-add ng another type of question or interactive content, let's say, for example, true or false. Click natin true or false. Tapos, ayan, maglagay lang tayo ng question. Let's say, Bill Gates. Microsoft. So, let's say, ganyan. So, first option, true. First option, false. Now, yung word na true or false, pwede mo siyang i-edit actually. Kasi nga, pwedeng Tagalog, yung word na gamitin mo, or pwede kang maglagay ng iba pa. Okay? Basta, true or false yung type ng exam. So, parang ganyan. So, yan. Pwede mo ulit baguhin yung timer, etc. Lagyan na yan. Tapos, set mo lang yung question mo, yung correct answer. Let's say, for example, Bill Gates. Tapos, once you're done, click mo lang yung check. So, so, mapapansin nyo, nandito yung number of questions na meron kayo. Ayan, nandiyan din yung ID. Tapos, let's go back. So, ganun lang siya kadali. So, marami pa tayo dyan. Papakita ko na lang sa inyo, no? Ito yung rating. So, ganyan lang siya. Maglalagay lang kayo ng question, further instruction, tapos yung minimum number, tapos yung maximum number. Tapos, kung gusto mo na maglagay ng free formatting, let's say, may tanong ka, tapos gusto mo mag-type or magbigay ng siguro short answer yung mga students. So, pwede mo siyang gamitin. So, para makita mo rin yung insights nila, yung thoughts nila about the discussion. So, ganun siya. Now, which is magandang feature kasi yung mga students natin, especially on online class, nahihiya sila mag-express ng mga ideas nila freely. So, maganda tong tool para masolicit nyo yung mga ideas nila. Tapos, voting, yan. So, yan. Write the question here. Tapos, option 1, option 2. So, yan, mga pagpipilian nila. And then, random draw. So, yan. So, maglagay lang kayo ng questions. Tapos, yung mga options na idodraw. Okay? Or idodraw. So, ganyan lang siya. Number of winners, yan. Ilagay mo rin din siya. So, it's very easy naman to follow kasi yung my viewboard natin, very user-friendly siya. So, kahit hindi ka ganun ka-techy, kahit hindi ka ganun ka-magaling gumamit ng mga iba't ibang software. So, madali mo siya. So, ganyan lang siya. Now, paano natin to paano to ma-access ng mga bata? So, ang gagawin nyo lang is meron dito ang QR code. So, click nyo lang yan. Tapos, yung mga bata may dalawang option to access your questions. So, let's say for example, pwede nilang i-type to. Itong link na yan dyan sa taas. Tapos, pwede if gumagamit sila ng cellphone or ng device na merong camera na pwede sila mag-scan ng QR code. So that parang mare-redirect sila dun sa may mismong my viewboard natin. So, pwede nilang i-scan tong QR code. So, ganun lang siya. And then, ayun, makikita na nila yung mga questions. So, ayan siya. So, click mo lang siya. Tapos, may mga other options dito. Ayan, show the questions. Ayan. So, ayan. Or pwedeng mga question ID lang yung pakita.
Then, automatically, ayan, makikita na ng mga bata or ma-access na nila yung mga questions, yung poll na ginawa. So, yeah, mas gamit tong feature na to, mas magiging interactive yung discussion natin. Hindi lang tayo nakasalita. So, lahat matatanong, lahat makikita natin yung mga experience. And then, yung mga, mas makokorek natin. Mas magiging interactive na, mas magiging masaya yung discussion natin. Gamit itong feature na to. Now, yung mga questions na ginawa natin, automatic kasi save naman siya. So, kung kailangan mo na siyang gamitin, let's say, for example, nasa assessment part ka na ng discussion mo, so, pwedeng bumalik ka dun sa magic box, yung poll. So, ayan, nandyan. Automatic nakasave na naman siya. So, kapag time na for assessment, balik ka lang dun sa poll. Tapos, ayan, scan lang nila. Tapos, ayan, pwede na silang magsagot gamit yung mga devices. So, ganun lang siya. So, that's it for our video tutorial. So, I hope magamit yung itong MyViewBoard for your online class kasi napakadaming magagandang features at mas lalong magiging interactive and engaging yung discussion nyo for your online class. So, thank you very much for watching. So, do not forget to like this video, subscribe to my channel, and see you on my next tutorial.